Good morning. Our topic for this month, Christ in our soul. And today the title is The Emotion. So tayo muna ay manalangin habang hindi pa tayo madala ng ating mga emosyon. Lord, thank you so much for this opportunity once again that you have given to us. We continue, O God, to entrust our lives to you. We commit to you, especially our emotions. May your guidance be upon us, and your Holy Spirit will continue to speak to us. I commit everything in Christ's name. Amen. Actually, masaya ako ngayong araw na ito. Alam niyo kung bakit? Dahil nadagdagan naman ang ating preacher. Kaninang umaga, si Brother Ramon Baguna ang preacher natin. Kaya advantage yun sa aming mga preacher. Masaya kami. At last Sunday, Pastor Ramsel remind us about the will as essential part of our souls. Although inumpisahan ni Dr. Sam that our souls composed with will, emotions, and mind. And today, our topic is about emotion. Dahil ako ay masaya, nakatayo dito, dahil si Kuya Ramon nag-preach kanina, ano kayo ngayon? Masaya ba kayo? Happy ba kayo na ako ngayon? Oh, happy kayo dahil nakapunta kayo to in the midst of pandemic. Amin ba? Amin. Sana happy-happy lang tayo. It is important to know what emotional state we are in a particular moment or even now. Dahil dapat ma-assess natin, malungkot ba ako o masaya? Pag tinanong ka, oh, kumusta ka pare? Kumusta ka kapatid? So, depende yan kung ano yung emotional state mo, yun ang sagot mo. Mahirap naman magsabi na malungkot ka pala, tapos malaki yung smile mo, happy ako! Pero ang puso mo, napakalungkot. Dahil may traumatic experience na nangyari sa buhay mo. But today, I would like to propose that our emotions should be aligned in the will of God. Dapat itong emotion natin ay maisaayon sa kaalooban ng Diyos. Anong ibig sabihin ng emotion? The Oxford Dictionary's definition. A strong feeling deriving from one's circumstances, mood or relationship with others. Emotions are responses to significant internal and external events. In some uses of the word, emotions are intense feelings that are directed at someone or something. Ayon ang pagka-define ni Oxford. But why do we need emotions? Emotions are an essential part of life. Sabi pa ng isang psychology expert, Kendra Cheery, she summarized the 5 main purposes of emotions. Sabi niya, emotions help us to take action, to survive, to strike and avoid danger, to make decisions, to understand others. Moreover, they help other people to understand us. God created us emotional beings. So part of loving God with our whole heart, soul, mind, and strength in Mark 12:29-30 must include our emotions. In fact, emotions are an important part of any relationship. Kasi dry naman yung relationship na walang emotion na involved doon. Anong klaseng relationship yun? So, but
in the extreme way, iba din yon. But we have five basic emotions today. There are as many alleged emotions as researchers have different opinions about them. I only choose five basic emotions. Some suggested seven. Noona ko nga ginawa, pito, pero ang dami, kaya lima na lang. So, and these are the five basic emotions. Fear, anger, disgust, sadness, and joy. Pinahuli ko yung joy. Although, pwede niya yung ihalo-halo. Number one, fear. Fear is among the most powerful of all emotions. And since emotions are far more powerful than thoughts, fear can overcome even the strongest parts of our intelligence. Kaya kahit yung taong napakatalino, may kinakatakutan yan. Minsan takot yan kahit ipis lang. Takot yan. Sino bang takot sa ipis dito? Matalino ka kasi. Takot na daga. May mga ganun kinakatakutan tayo. Ako na, iinis din ako sa asawa ko. Takot sa uod. Kaya yung mga flowers, naku, hindi niya maalagaan ng maayos kasi, hey, uod. Wala na. Patay ang flower. Marami ka tayong kinakatakutan. Ngayong panahon, takot tayo sa COVID virus. Sino bang hindi takot sa COVID? Maraming dahilan bakit tayo natatakot. Siyempre, ayaw nating magka-COVID positive. Marami tayong kiniconsider. Pamilya natin, trabaho natin. Pag tayo ay affected with virus, takot tayo sa poverty. Paano tayo mabuhay pag nakita natin yung mga naghihirap dyan sa mga pulubi? Takot tayo dyan. Ayaw nating maging ganyan, maging katulad sa kanila. Takot tayo mamatay. Of course, yan ang pinakalas na challenge na haharapin natin, yung kamatayan. Dahil human as we are, takot talaga tayong mamatay. Takot tayong malugi sa negosyo, mabankrupt. Ngayon, mayroon ng vaccine. Salamat kahit paunti-unti yung mga frontliners, naturukan na ng vaccine. Dahil takot sa COVID. Ngunit andito na yung vaccine. Parang may namang takot magpa-inject ng vaccine. So, saan pupunta? Kaya iba, gusto ng ganitong klaseng vaccine kasi takot dito sa isa. Yung isa ayaw din ng ganitong vaccine kasi gusto niyang ganitong vaccine. Yung iba, hindi takot sa vaccine. Takot sa injection. Oh, ayaw magpa-vaccine. Marami tayong mga dahilan bakit tayo takot. Ang iba naman sa atin na matagal na naging Christians, takot din mag-share ng gospel. Ano kayong dahilan? Kayo lang nakakaalam niyan bakit kayo takot mag-share ng Word of God. Ako noon takot ako tumayo dito. Alam nyo, iniiwasan ko talaga ang pulpit na ito. Estudyante pa ako, hindi talaga ako naka-preach dito. Maliban sa class namin under kay Reverend Rosalita. Kasi babagsak ako sa preaching eh. Pag hindi ako mag-preach. Pero yung mga regular services, doon ako nakatago sa control room. Yun ang justification ko. Ah, hindi ako mag-preach. Ako ang taga-control dito. Ngayon, takot ako mag-preach. Buti na lang kay Pastor Charlie. Siya yung nag-post sa akin. Subukan mo. Subukan mo ba? Kaya, matagal ako sa Ebenezer. Sa time pa ni Pastor Charlie ako nakapag-preach dito. Siguro 6 years na ako dito bago ako nakapreach sa pulpit na ito. Dahil takot ako. Bakit takot tayo? Hello. Bakit takot tayo? Well, yan ang katotohanan. Part niya na ating emosyon. And anong sabi ng Biblia kapag tayo'y takot sa kamatayan?
Ay, the Bible says in Luke 12:45, I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but cannot afterward do anything worse. I will show to you whom to fear. Fear God, who after killing has the authority to throw into hell. Believe me, He is the one you must fear. Siya pala yung dapat nating kinakatakutan. It means to say that we really need God to overcome this kind of fear. At ginawa niya ito, may purpose siya. Dahil kung wala itong fear of emotion, hindi tayo takot gagawa ng kasalanan. Pero yung iba, hindi pa rin matakot gumawa ng kasalanan. Takot nga sa COVID, pero hindi naman takot mag-kurap. Para matakot naman tayong gumawa ng kasalanan, kaya ginawa ng Diyos na mayroon tayong fear na emotion. It means to say that we still needed the emotion of fear and it should be exercised according to the intention of God. Para nga matakot tayong gumawa ng kasalanan at respetuhin natin ang Diyos. Pangalawang emotion, anger. This emotion is the most dangerous because it can cause us to take action that we may later regret. Anger is the dangerous emotion. Imagine the possible damage it will cause. Pag ito yung pairali natin, daming relasyon na nasira because of anger. At marami rin nag-suffer because of anger. Maraming nakakulong dahil sa galit, nakapatay. Maraming nagkahiwalay dahil sa galit, lumipad ang kamao. Yung iba naman, pinggan, baso, at kung ano-ano ang nasa bahay, ang magsiliparan pag galit na galit na. When we're overcome with anger, all thoughts of love, peace, and well-being seem to vanish. Makalimutan natin lahat ito. Makalimutan natin kung gaano tayo ka-edukado. Kahit nga, pastor, minsan makalimutan natin na pastor tayo pag napuno tayo sa galit. Pero ito yung sabi ng Biblia. Ephesians 4:26, if you become angry, do not let your anger lead you into sin and do not stay angry all day. It means to say that we are allowed to be angry but we have boundary or limitation when it comes to express our anger. Even Jesus got angry. Alam natin yan lahat. But we called it the holy anger. Kaso, minsan tayo human as we are because of our emotion. Hindi natin kontrolado minsan pag nagali tayo. How to express our anger feelings before God? Mabuting example si King David. How to express our anger feelings before God? Sa Diyos, pwede natin ipalabas yung galit natin sa Diyos. Paano? Una, let it out. Ipalabas mo ang galit. Express it to God. You can just let out what's really, truly in your heart and mind. God sees it and knows it already. So, hindi po man sinabi, nagalit ka, alam naman ng Diyos yun. Kaya, sabihin mo na, nakakatulong yun. So you might as well share it in prayer
Habang nagpipray ka, sabihin mo, Lord, galit ako sa araw na ito, nainis na inis ako, ganito, ganito. Galit ka man sa sarili mo, galit ka man sa pandemic, galit ka man sa COVID, sabihin mo sa Diyos, galit ka man kahit sa Diyos. Lord, galit ako sa iyo. Hindi mo ako pinagbigyan. Ilang taon ko yung hiningi sa iyo. Wala talaga, hindi talaga ako malakas sa iyo. Tampo tayo. But let it out. Express. For as long as it takes, follow the example of David who prayed. Si King David kasi, marami talaga siyang kaaway. Marami. Una, si Goliath, naging kaaway niya. Maraming nainis sa kanya. Si King Saul, naging kaaway niya. Gusto na siyang patayin ni King Saul. Ang kanyang anak, nagkulita. Naging kaaway niya. Kaya, higit sa lahat, yung mga nakapaligid sa kanya, galit na galit kay King David, na nations. Sabi ni King David, all night long, I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. My eyes grew weak with sorrow. They fell because of all my foes. Napaligiran siya ng kaaway. So, napakasakit. Isang beses sa kanyang buhay, may kudita, anak pa niya. Pangalawa, say what you are afraid to say. Say what you are afraid to say. Judging from the psalmist's example, God values brutal honesty. He wants us to say what's really in us, not what we think He wants to hear. Hindi yung, baka gusto ng Diyos, ganito ang marinig niya sa akin. Baka gusto ng Diyos, ganito ang pagkasabi ko. Kaya ayusin ko with mga flowery words. Pero alam ng Diyos yung puso natin, galit na galit eh. So go ahead and express your anger. It's hard to pray through your anger if you won't express your anger. Kaya yung iba, Pastor Brad, pwede ikaw muna mag-pray. Hindi muna. Bakit? Galit pa ako sa asawa ko. Oh, galit eh. Kaya hindi makapag-pray. Hindi ma-express. Maybe that's how we can understand the kind of emotion that caused psalmist to pray about an enemy. May his children be fatherless and may a creditor seize all he has. But pagkatapos, nagsisi din siya. Those are some strong words. And later in the psalm, the guy confesses, I am poor and needy, and my heart is wounded within me. Kaya, no kidding. Trying to suppress or deny your emotions prevents you from working through them and finding compassion and forgiveness. Kaya mas mabuti pang sabihin natin ang totoo. Dahil pagkatapos yan, hingi tayo ng tawad at ma-overcome natin yan sa susunod. Pangatlo, trust the Holy Spirit to interpret for you. The Apostle Paul wrote, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through worldly groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kaya, we have to trust the Holy Spirit as we express our emotions. Lastly, return to what you know after expressing what you feel. We should not dwell on it. We should not dwell on anger. Katapos na yung ipalabas. Tapos na. Tapos na yun. In this case, we may need to express the emotions, giving voice to the feeling side of our brains in order to remember and express truth from thinking side of our brains. I think we can see that happening
over and over in the angry Psalms. It's happening over and over again. If you read the Bible, if you read the Psalms, pabalik-balik. For example, in Psalm 70, David is clearly angry and hurting. Hasten, O God, to save me. Come quickly, Lord, to help me. Me those who want to take my life be put to shame and confusion. Me all who desires my ruin be torn back in disgrace. Me those who say to me, aha, aha, turn back because of their shame. Ah, sana mapahiya yung mga taong gustong sumira. Magpalit ba ako ng mic? Parang nakakainis din minsan itong technology, no? At pag matapos mo nang ma-express lahat kay Lord, balik ka kung ano yung dapat. Dapat bang humingi na tawad? O dapat bang magpatawad? So, yun lang yun. Yun lang yung dapat. Sana tayo, pangatlong emosyon, disgust. Disgust. Ano ba tong disgust? Sabi ni Saya pa, disgusto. Mabuti lang, disgust. Lagyan mo ng O, disgusto na. Madali lang intindihin. Masama ang loob. Naiinis. Yung iba, nagtatampo. It is an emotional response of rejection or revulsion. So, to something potentially contagious or something considered offensive, detestable, or unpleasant. Alam niyo, nakakainis talaga ang panahon natin ngayon. Itong COVID, nakakainis talaga. Mawalan na ang iba ng trabaho, malugi ka na sa negosyo, makakainis ang module. Kung walang COVID, sana walang online class ngayon. Walang gasto sa internet. Nakakainis ang internet, putol-putol. Sabi nila, pag may fiber optic, malakas na ang internet. Kaya sabi ko noon, joke ko, fiber attic yan. Nagkakatuo talaga. Nainis ako sa anak ko. Matagal matapos yung worksheets. Nak, saan ka na sa worksheet? Wala pa ako sa performance task. Mas marami pa ang laro. Magasto sa loan. Worksheet mo hindi pa natapos. Nakakainis. Tayo may mga edad na, ang iniisip natin, budget, budget. Paano mag-budget? Ito namang mga bata, ang iniisip, gadgets, gadgets. Paano magkaroon ng gadgets? Hindi ka ba mainis niyan? The universal trigger for disgust is the feeling that something is offensive, poisonous, or contaminating. We can feel disgusted by something we perceive with our physical senses, by the actions and appearance of people, and even by ideas. Kaya nga, yung appearance by people, kita po lang yung pagmumuka niya, inis ka na. Anong klaseng emotion itong disgust? Basta lang, nainis ako talaga yan. Bakit ka nainis? Siguro sa paglakad niya, ano? Lalo na pang magsalita yan. Lalo kang mainis. Oh, meron tayong mga ganong attitude. Iwan ko sa inyo. But what the Bible says about this. Ephesians 4:3. Be always humble, gentle, and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Napakaganda ang salita ng Diyos. It shows that we are not always agreed to one another. Sometimes our ideas and ways are not the same with one another. Sometimes
we have personality conflict. Yung isa gustong mag-stay lang sa bahay, yung isa naman gusto makipag-pasyal. Ano ka ba? Ayaw mong lumabas ng bahay? Pag-uwi, saan ka ba galing? Pasyal ka na ng pasyal. Personality conflict. Even we have the same perspective and purpose, but the way we understand that the way we execute to achieve our goal is not the same with one another. Parehas lang tayo ng goal. Yung gusto ng isa, ay, ito yung gusto kong gawin. Yung isa naman, ito yung gusto kong gawin. Sabi na sa, ay, malabo yan. Ayaw naman ang isa kasi hindi yan, hindi ko sanay sa ganyan. Ito yung gusto ko. Pero gusto nila makapunta lang dito sa church. Pero isa gusto sumakay taxi. Yung isa gusto mag-commute. So, mayroon mga ganun. So, wala tayong, pero parehas lang ang papuntahan. Isa naman gusto, sige ay, kung ano pa. Pag hindi maagapan, another emotion will take over sa disgust. Kaya minsan pa disgusto lang hanggang magkaroon ng galit. Magagalit na. Papunta sa bitterness. Kaya dito pa lang sa disgust, dapat settle na tayong mag-asawa. Kaya minsan mahirapan ako, pero ginagawa ko. Yung magsingi ka ba ng suri, nakapa-prideful tayo na mga husband eh. Lalo na pag tingin natin kahit sa ang perspective, mali talaga niya, bakit kami nag-away? Hindi talaga mali ko, bakit ako magsuri? Pero kailangan ko mag-preach eh. Parang ganun ba? So, pwede ba ako mag-preach na hindi nakahumingi, hindi humingi ng sorry, hindi nag-settle? Eh, sabi ng Biblia, dapat huwag mong pabukasan yung galit mo. Disobedient naman pag hindi sundin. So, walang blessing kay Lord. Kaya, hingi ng tawad, makipag-settle. Pagkatapos, ma-experience mo, ang gan ng loob. Happy na ako. Wala na. We must always be gentle, patient, and tolerant to one another. Pang-apat na emotion, sadness. Sadness describes the range or family of emotional states we can experience, containing everything from mild disappointment to extreme despair and anguish. So what makes us sad? The universal trigger for sadness is the loss of valued person or object. Though this can vary depending sa pag-intindi ng isang tao, kung ano yung personal definition niya ng value o kanyang mga losses. Kasi minsan sa isa, wala lang yun. Mawala yun, okay lang sa kanya. Pero yung isa, may sentimental value. It shows that we really need the comfort of God. Being a human, it is impossible not to experience sadness, especially during the time of persecution, trials, and the moment of mourning because of the consequence of our sins. Na-experience nyo na ba mag-mourn nung nagkamali kayo tapos na-remind kayo, napakalaking pagkakamali ang nagawa ko sa buhay ko. Then you mourn. David mourned when Prophet Nathan announced that his son will die as a consequence of his sin. Kaya hindi siya happy doon. Consequence of sin. But how to worship God with our sad emotion? Ito naman, paano tayo mag-worship sa Panginoon kung tayo ay lungkot na lungkot? Example, Job with his sad emotion. He was able to worship God.
Anong sabi ng Biblia? Job chapter 1 verses 20 to 21. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and he fell to the ground and worshiped. He said, "Naked I came from my mother's womb and naked I shall return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Do you think that Job was smiling when he declared this statement of worship before God? Siyempre, malungkot siya. He was sad. He was in agony because of that tragedy that happened to him. His livestock was robbed and destroyed. His children died and his wife abandoned him. Ikaw, magawa mo pang mag-worship kay Lord kung ganun kalungkot ang maramdaman mo o ang maramdaman natin? Why did you have the strength to worship God in spite of the terrible situation? Because he knew the truth about God whom he served and believe in. And in his response were humility, submission to the will of God, and acceptance of the will of God, even though it was so painful for him. Napakasakit. Tayo nga, COVID pa lang, parang ayaw na natin mag-worship. Marami na tayong likramo dahil sa COVID. Wala na akong ganang mag-worship. Hindi na ako makapagpunta sa church. Wala na. Dahil iba yung pag-intindi, ano yung worship eh. Akala nila dito lang sa loob ng simbahan ang worship eh. But we can worship God even we are sad. Choosing to fight for joy is never more important than when we are walking through a season of deep suffering. When we suffer, it is very easy to allow our circumstances to define us and become our identity as we acknowledge our condition. I am suffering, Lord. In these moments, worship is a declaration that while suffering, it may be a part of a story. It is not our whole story, nor the end of our story. Today, some of us worshiping God inside their houses. Some are not comfortable with their situation. You know, brethren, it's not your whole story. It is not the end of your story. It is only a part of your story while you are here on earth. Depression is a part of your story. Tragedy, circumstances around you is a part of your story. It is not the end of your story. The end of our story here on earth is our death. But we have another story to be continued with the Lord. Amen? Most of us have fear of being controlled by our emotions because we realize that our emotions can mislead us. Worship is not based on feelings, but on truth. We worship God because He is worthy. We worship Him regardless of how we feel. We worship Him because He deserves it, not because it makes us feel a certain way. Dahil masaya tayo, feel good tayo, we worship God. That is not the way of worship. Our worship to God is not based on our feeling. It is an action, a choice, a moment of faith where we decide with all of ourselves to worship God no matter what. Our worship needs to have a proper emotional response to God, whether we are happy or sad. Kaya Job was able to worship God.
in the midst of his sad emotion. Fifth emotion, joy. The joy of the Lord is my strength. Without sadness, you cannot appreciate joy. And without you cannot determine sadness. Joy and sadness are both important, but the Bible does not encourage us to be sad. Instead, to be joyful in the Lord always. Philippians 4, verse 4. Now, after we have been discussed the five basic emotions, let us discover some of its influence in relation to love and in our faith with God. Love in relation to emotions. There are truths that can satisfy us when we evaluate carefully our emotions. Una na dito, truth number one, emotions should be influenced or be guided by the Word of God to serve its purpose. Dahil may purpose ito eh. Part siya ng ating kaluluwa eh. But love is not founded by emotion, because love is founded with the truth, the Word of God. Indeed, emotion is unstable, but the Word of God is never be changed. Love, it doesn't behave the way emotions do. Example, if your love is based on emotion, that kind of love cannot be trusted most of the times, because today you feel in love, but the next day, your feeling will be gone. Kilig ka today, bukas, break na kayo. That is not the way love behaves. Marriages founded on emotions mostly ended up in divorce or traumatic experience. Kaya maraming naitulpo na mga relasyon o mga nagkahiwalay. Dahil ang pag-intindi nila sa kanilang love ay based on their feelings, their emotions. Alam nyo noon, hindi man ako palakiro, pero limang girlfriend ko, iniwan ko. Dahil feeling ko, hindi ko na sila mahal. Ganun lang. Parang hindi ko na siya mahal. Parang nagsawa na ako, iba na naman. Maraming nasaktan. Maraming umiiyak. Pero isang beses lang din ako umiyak dahil hiniwala niyan ako ng girlfriend ko. Pinagpalit din ako sa iba. Nakahiganti yung marami. You know, if we deal on our emotions, marami talaga masaktan. Maraming masasaktan. But love is not just a feeling. Because love is an action, a choice. It is a moment of faith where we decide with all of ourselves to believe in the will of God no matter what. For some reasons, we've told ourselves that love is beautiful. Kaya maraming nagmahal at masarap magmahal. Love is easy, unpleasurable. But you know, love is also messy. Bakit man? Because you have to love even those people who are not kind to you. Kahit yung mga taong ayaw ka, kailangan mo siyang mahalin. Kasi sabi ni Jesus, love your enemy. Bakit nahirapan tayo mahalin nating kaaway? Bakit kaya? Kasi hindi tayo feeling good for them. Kasi feeling natin, feeling ko, hindi pwede. Kaaway ko, mahalin ko. Yung nag-insulto sa akin, yung nag-api sa akin, mahalin ko. Hindi pwede. Kasi yun ang utos ng emosyon. Instead, what we feel for them is anger.
That is why if we base our love on our feeling, loving for our enemies is impossible to do. Kaya kahit takot tayo sa kanila at galit tayo sa kasamaan nilang ginagawa, kailangan pa rin natin silang mahalin dahil yan ang utos ng Diyos. Sabi pa doon sa Romans, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Pray for those who persecute you. Love that is based on emotion is conditional. When expectation will not be achieved, another kind of emotion will take over. Yung mga bata nga, pag pinalo natin, sabihin nila, hindi mo naman ako love. Dahil yun ang pagkaintindi nila sa love. Kailangan hindi sila saktan. Pero ang totoong pagmamahal ay sakripisyo. 1 Corinthians 13, 4 to love. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Love is eternal. But sad to say, many didn't understand the true meaning of love in the Bible. Rather, they understand differently. That is why they also act differently. The truth is, love is founded with the truth, the word of God, not by emotions. Emotions will just cooperate. The emphasis is what God is saying that will count, not what we feel. Feeling will just cooperate if we follow the will of God. Pag sinunod natin yung kalooban ng Diyos, mag-cooperate din yung emotions. Kaya, love is happy with the truth. Look, the love of God for us is sacrificial. Kaya kahit sinaktan na natin ang Diyos ng paulit-ulit, maraming beses, minahal pa rin tayo ng Diyos. At iyan ay hindi magbabago kailanman. Romans 5:6-8, when we are without strength, ungodly, and sinners, Christ died for us. Yan ang pagmamahal na pinakita ng Diyos. Sakripisyo. Much more now that we are in His, that we are His children, that God will love us more, or will God abandon us? Siyempre, mas mahalin niya tayo. Kaya God will never abandon us. The emotions in relation to our faith in God. The word faith appears numerous times in Romans. In Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing by the word of God, the word of Christ. Our emotions and feelings can hinder our faith walk. So as believers, we have to bring our emotions in line with the word of God so that we are ruled by the word and not our emotions. We can feel as if we are on a roller coaster, pataas, pababa, but walking by faith keeps us grounded and settled in spite of our feelings. Kahit pataas, pababa, man yung feelings natin, pero andun pa rin yung faith natin. Hebrews 11:1, to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Believing in the promise of God, even we do not see,
and it is not depending on our feeling, but on the truth that God is true to His word. Hindi man natin nakikita, pero sinabi niya, kaya pinapaniwalaan natin. Third truth, faith is not a feeling. It is a choice, a decision that based on the word of God. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we decide because of the truth that we heard. Not because we feel, ay, okay to ah, maganda to ah, magandang katuruan ito. Ah, tanggapin ko ito. Dati nang lang araw, parang hindi naman ito maganda. Iwan ko na, hindi na ako mag-alliance. Many of us go to church thinking about how we feel. But faith in God is not reflections of how we feel. It's a reflection of what we know to be true and what the Bible says about it. Now the question, how to be guided on what to do with our emotions. Kasi hindi natin mapagkaila, andito lahat, andito talaga ang emotion. Pero paano natin ito maisaayos? You have to believe the word of God and ask the infilling of the Holy Spirit. Ephesians 5:8, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Huwag niyo punuin yung utak niyo sa mga information ng YouTube, Facebook, kung saan-saan mga principle, ideology, hindi theological. But the word of the Lord said, David said, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Jesus, when he was here on earth with his disciples, he said this to them. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Ito yung assurance natin. Jesus promised that the Holy Spirit will help us. So, back to the basic, the Word of God and the Holy Spirit. And in addition, look for mature believer to mentor you. Never be contented of just what you heard and hear. Do not be contented with sitting and listening. Study the Word of God. Look for people who can help you, those matured believer. Yung mga na-depressed ngayon, hanapin nyo yung mga na-depressed noon na naka-overcome niya. Makakatulong yan sa inyo. Then get involved in the ministry. But ministry is not in the four corners only of this building. We have ministry out there, ang dami. We have neighbors, we have friends. We have college. Marketplace, ministry. We have household, relatives. Conclusion, therefore be guided by the word of God and be filled with the Holy Spirit in order to express your emotions according to its purpose. Same with the will. It must be cooperate with the Spirit. Let us always remember the work of the Holy Spirit in every area of our lives. Always submissive to the leading of the Holy Spirit promised by Jesus Christ. Alam niyo ba na magalitin ako noon? Akala ng iba, magbait na ako eh. Akala lang nila. Nung bago pa lang kami mag-asawa ni Mrs., palagi ko yung sinisigawan. Pero dahil mahal niya ako, hindi niya ako iniwan. Kasi yung pagmamahal niya, hindi naman based sa emotion eh. Ganon din ako sa kanya. Ah, pero kunting nakakainis lang word. Hindi naman ako nanuntok. Pero siguro mga 6 years ng pagsasama namin, hindi maiwasan, may away talaga. Ako ang unang magagalit.
Siya, bihira lang siya magalit eh. Pag nagalit siya, hindi naman ako kumikibo eh. Pero pag ako'y nagalit, kumikibo eh. Nag-response. Kaya, mag-away. Pero alam nyo, dahil nung bata pa lang ako, grade 1 ako noon, umpisa na pag-aaral ko, 6 and 1/2 years old ako noon. Ako ang pinakamaliit sa klase. Pag may plug ceremony, ako palaging sa unahan. Sabi nga ng teacher sa nanay ko, ah, Mrs., obserbahan muna natin ito ang anak mo. Visitor lang muna. Tapos ganun pa yun, no? Kung maabot yung tainga, pwede na. Ganun yung sukatan noon. Hindi man ako dumaan sa kinder 1, kinder 2. Grade 1 ako diritso. Pag ganun ng teacher, oh, okay. Sige, obserbahan natin. Ganun yun. Palagi akong binubuli ng mga malaki kong classmate. Nakakainis. Umuwi ako, naglalakad 3 kilometro, umiiyak, tumutulong. Galit na galit ako. Wala akong magawa. Dahil hindi ko kaya labanan mga malalaki. Tapos, parmer lang kami. Sila, mataas ang antas sa lipunan. Galit na galit ako. Pero pasalamat ako dahil grade 2 ako, nilipat ako ng nanay ko doon sa lulu at lula ko. Nasa harapan lang yung eskwilahan. Pero palaging late. Nasa harapan lang yung kalsada lang ang pagitan. Eskwilahan na. Dahil 3 kilometro ang nilalakad ko. Umaga at hapon, nagbabaon lang. Lakad lang yan. Pag dumaan yung Karina, takbo kasi butas-butas pa yung daan. Nakakainis. At nang doon na ako sa lulu at lula ko, kasama ko ang mga uncle ko. Grade 5, grade 6 yung uncle ko. Doon ko nakita kung gaano sila katapang. Hindi man sila masyadong malaki, pero ang tatapang nila. Halos buwan may suntukan, pinapadala sa guidance counselor, yung mga uncle ko. Natuto din akong lumaban. Kasi yung uncle ko, lumaban ka! Lumaban ka! Suntukin mo! Kahit masakit na! Hindi ako umuurong dahil nakatingin yung uncle ko. Sige ka! Ala, laban! Habang umiyak, suntok! Habang basta, kunin na lang ng mga classmate para magkahiwalay na lang. Ganun yun. Grade 3 ako, nilipat na naman ako. Nilipat na naman ako ng school. Alam nyo, sinunto ko naman, Alliance. Makulit eh. Medyo malaki sa akin. Laro lang lastiko ang dahilan. Sinuntok ko agad. Hindi ako nagpapauna. Ako yung palaging umuuna. Kasi maliit ako eh. Pag ako maunahan, lugi ako. Di bali na, nabugbog ako. At least, nakauna ako. Oh. Tamaan ko agad. Muka, bag! Ala, suntukan. Pa, ano-ano na lang kasi nakauna na ako eh. Oh. Ganun yun. Grade 4 ako, transfer na naman ako. Transfer na naman. Doon siga-sigaan na kami kasi marami akong kaibigan doon kasi sa barangay ako na-transfer. Pag may kaaway kami, marami kaming kampi-kampihan. Kaya takot yung iba sa amin kasi dami kami. Yung mga classmate ko, may dala pang mga palak, may mga ano, galing sa, may mga itak, tinatago doon sa damuhan. Sige, hamol kayo. Tinatago namin yung mga itak namin sa damuhan. Grade 4 kami, ha? Grade 5 ako, transfer na naman ako. Mabuti doon, wala akong kaaway. At saka, transfer din ako eh. So, grade 6 ako, may sinuntok naman ako. Mas matangkad.
laro ng Julie niya natin yung dahilan. Oh. Sinuntok ko agad. Mukha. Kilala pa nga yung apelido. Oh. Kilala yung mga gobernador doon banda sa una ng doon sa Pagadian. Mayaman yun. Suntok ko. May pajiro eh. Pero walang mayaman nung kahit sino. Basta ako'y nagalit noon. Unahan kita, suntukin kita kagad. Ganun ako. High school ako. Pumasok ako ng fraternity. Nahinto ako ng pag-aaral. College ako. Pumasok naman ako ng fraternity. Nahinto rin ako sa pag-aaral. Yung isang boardmate ko, kaibigan ko, namatay na walang kwinta. Dahil lang dyan. Ganun kagrabe ang influensya sa buhay ko. Naging matapang ako. Dahil binubuli ako noon. Baka ito rin dahilan naging bully ako. No? Hindi ko lang alam. Hindi man ako napatingin sa mga psychiatrist. Dahil sa tapang ko noon, naging master initiator ako sa fraternity. Yung bang taga-kuman ng initiation, MI, kasi ako yung isa sa pinakamalakas pumalo. But by God's grace and the help of the one who mentored me, I am now here today, standing before you, encouraging you to depend on the Word of God and the Holy Spirit and not on your emotions. Let us pray. Father God, thank you so much for your word. Talagang hindi namin kaya sa sarili namin, Panginoon. But Lord, because of your love, now we are here. You sacrificed for us to be back to you, into your presence, O God. So now, Lord, as we continue to walk with you, because you created us with these emotions, with a purpose, Lord, help us to use this for your glory and honor. In Christ's name we pray. Amen.